Pinapara na matauhan ng IACT ang mga bus at jeep para inspeksyunin ang mga vaccination card ng mga pasahero. Mula sa Quezon City, may unang balita live si James Agustin. James, may mga paglilinaw na kaugnay nitong no vaccination, no ride policy. Ano ang sitwasyon ngayon dyan? Susan, good morning. Nakita naman natin dito yung adjustment na ginawa ng Interagency Council for Traffic o IACT. Katunayan nga kanina, may isang pasahero dito na papasok sa kanyang trabaho pero nakalimutan na dalhin yung kanyang vaccination card kahit fully vaccinated na siya pero pinalusot naman siya ng mga otoridad. Nagsasagawa nga operasyon ngayon ang Interagency Council for Traffic dito sa A. Bonifacio Avenue. Chine-check kung may vaccination card ba ang mga sakay ng mga pampublikong sasakyan. May isang pasahero sa jeep kanina na nakalimutan ng kanyang vaccination card pero fully vaccinated na raw siya at nakapagpa-booster shot na rin. Dahil papasok naman sa trabaho, pinayagan naman siya dahil nakapagpakita ng company ID. May pinababa namang pasahero sa isang jeep na hindi pa bakunado dahil walang maipakitang anumang dokumento. Magpapaschedule pa lang daw siya para mabakunahan. Natikita naman ang isang jeep at isang bus dahil hindi nasusunod ang 70% seating capacity. Problemado tuloy ang jeepney driver dahil kulang pangaraw ang arawang kita niya. Sa panggastos nila sa pamilya, natikitan pa siya. Samantala, Susan, tuloy-tuloy lamang yung operasyon dito ng IAC at ang naniniket dito, yung LTFRB, sa ngayon ang natikitan tatlong jeep at isang bus para dun sa hindi nasusunod na 70% seating capacity. Doon naman sa pasahero na kanina nakita na walang vaccination card, yung jeepney driver yung natikitan. Problemado din yung jeepney driver, Susan, dahil talaga naman daw hamon sa kanila, challenge ano kung paano mapapatupad itong no vaccination, no ride policy sa dami ng mga pasero na sumasakay dito sa area na ito ng A. Bonifacio Avenue. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.